Simula nang matanggap si Kathy bilang sekretarya ni Mario, ay agad siyang lihim na umibig dito. Kaya naman buhat pa noon ay madalas niya itong pagpantasyahan subalit profesional ang dalaga at kahit na minsan ay hindi ito nagpakita ng motibo sa binata. Ito ang naging dahilan kung bakit tumagal siya ng halos 3 taon sa trabaho. Lahat kasi ng mga naging sekretarya ni Mario ay ilang araw lang ang tinagal dahil bigla na lamang aakitin at susunggaban ng binata. Sino nga ba naman kasi ang hindi mabibighani sa isang gwapo, matalino at matipunong CEO subalit may kakaibang sakit si Mario. Ito ang pagiging obsessed nito sa kalinisan. Kaya naman ayaw na ayaw nito ang mahawakan siya ng kahit na sino man. Mabilis niyang itutulak ang babae palayo nang may mukha ng pandidiri. Wag na wag ka na magpapakita sa kumpanya ko dahil sa susunod na magtangka kang hawakan ako ay sa kulungan ng bagsak mo. Galit na sigaw ni Mario sa tuwing mangyayari ang ganong sitwasyon. Sir Mario, pasensya na po kayo. Hindi na muulit. Muling lumapit ang dalaga kaya mabilis na namang umiwas si Mario. Sinabi na huwag mo akong hawakan. Baka kung anong bakterya meron dyan sa kamay mo, lumayas ka na sa harapan ko. Pinindot ni Mario ang alarm button upang pumasok ang bodyguard niya. Agad na kinaladkad nito ang babae palabas na opisina ng binata. Natahimik na lamang ang buhay ni Mario nang si Kathy na ang naging sekretarya. Isang simpleng babae, tahimik at higit sa lahat, ay palaging nakadistansya sa binata sa tuwing sila ay nag-uusap. Kaya naman hindi na nakapagtataka na tumagal ito ng halos 3 taon. Kathy, sumama ka sa akin ngayon sa pag-golf ko. Wala si Warren, kailangan ko ng assistant doon. Okay po sir, ihahanda ko na po ang gamit niyo. Huwag mong kalimutan ng alcohol. Yes sir. Sa loob ng 3 taon ay palaging alcohol ang unang babanggitin ni Mario sa tuwing kakausapin si Kathy. Gusto ng binata na mayroong alcohol sa bawat sulok ng kaniyang opisina o maging sa kotse pa nito. Kaya naman madalas na mag-refill si Kathy ng mga botelya. Muli na namang nabighani si Kathy kay Mario habang pinanonood itong naglalaro ng golf. Isa kasing professional golfer ang binata at ito ang isa sa paborito niyang sports. Nakasuot si Mario ng puting classic polo na pinatungan pa ng asul na golf jacket at naka-tailored trousers na gray. May cap din itong puti at talaga namang kitang-kita ang kakisigan at kalinisan sa binata. Ang gwapo talaga ni Sir Mario. Bakit kaya hanggang ngayon ay wala pa rin siyang girlfriend? Hindi maiwasan ni Kathy na tanungin ang sarili habang sinusundan ang amo. Kathy, ipabitbit mo yan kay Jack. Ang bag ko lang dalhin mo. Napansin ni Mario na hirap magbuhat ng golf bag si Kathy dahil sa maliit nitong pangangatawan. Agad namang kinuha ng bodyguard ang bag matapos itong tingnan ng masama ni Mario. Walang pagkuhusa. Asar pang bulong nito. Hindi naman maiwasan ni Kathy ang mapangiti ng lihim dahil sa simpleng pagpapahalagang iyon ng boss sa kanya. Tahimik na sumunod lamang si Kathy kay Mario hanggang sa bumuelo na ulit itong upang tumira. Isang napakahusay na galaw ang pinakawala ni Mario matapos paluin ng golf ball na lumipad ng 3 talampakan ng layo at pagkatapos ay pagulong-gulong na pumasok ang bola sa butas. Ang galing! Hindi napigilan ni Kathy ang pumalakpak at maging ang bodyguard ay napalundag din. Nagpalakpakan ng mga nanonood at nilapitan si Mario upang kamayan palibhasay. Nakagloves kaya tinanggap naman niya ito. Ngunit pasimple pa rin sumenyas kay Kathy upang dalad siya ng alkohol. Palihim namang winisika ng dalaga ang kamay ni Mario na madalas niyang gawin. Hindi man sabihin na binata ay napansin na ni Kathy na may pagka-OC ang boss niya. Salamat sa pagsama mo sa akin ngayon, Kathy. Ito, kumain ka kung saan mo gusto. Iniabot ni Mario ang 3,000 sa dalaga na agad naman itong tinanggihan. Naku sir, hindi ko po matatanggap yan. Parte po yun ng trabaho ko. Sige na, kunin mo na. Isipin mong libre ko yan dahil sa pagkapanalo ko ngayon. Pilit na iniwan ni Mario ang pera sa kamay ng dalaga bago ito sumakay muli sa kotse. Iniwan na lamang basta ni si Kathy na nakatayo sa bus station. Hindi naman maitago ng dalaga ang tuwa dahil na naman sa simpleng pagpapasalamat ni Mario. Para kay Kathy ay marahil na appreciate nito ang mga effort niya. Hmm? Sino bang niloko ko? Bulong ni Kathy sa sarili bago sumakay ng bus pa uwi.
Nakatira si Kathy sa boarding house ng kanyang tiyahin. May sarili naman itong kwarto kaya mapayapa ang kanyang pagtulog. Subalit laking gulat niya nang bigla na lamang may malakas na katok sa pintuan dahilan upang siya ay magising. Sir Mario, ano pong ginagawa niyo dito? Bakit niyo po nalaman kung saan ako nakatira? Naputol ang pagsasalita ni Kathy nang bigla na lamang siyang halikan ni Mario. At dahil sa mapanghas at mapusok itong halik, ay halos mahirapan ng makahinga ang dalaga. Sir Mario! Habol ang paghingi sa pagbigkas na iyon ni Kathy ng pangalan ng binata. Nakatitig lamang ito sa kanya na animoy nangungusap at walang ano-ano'y bigla na lamang siyang itinulak sa kama. Mabilis itong dumagan sa kaniyang ibabaw at muli na namang inangkin ang labi ng dalaga. Patuloy si Kathy sa pagtawag lamang ng pangalan ni Mario habang niroromansa ito ng binata. Habang nasa gitna ng kainitan ng gabing iyon ay bigla na lamang niyang narinig ang tinig ni Mario. Bakit wala kang alcohol dito? Galit na wika nito habang nakataas pa ang mga kilay kaya naman napabalikwa si Kathy sa kama. Nako, panaginip na naman. Hinawakan ni Kathy ang mga labi na inangkin ni Mario sa panaginip niya. Kailan ko kaya matitikman yung halik ni Sir Mario? Bakit kaya wala akong nakikitang girlfriend niya? Hindi naman siya siguro bakla. Imposible naman yun. Patuloy lamang na kinausap ng dalagang sarili bago ito nagpa siyang mag-asikaso na papasok ng trabaho. Katulad ng mga ordinaryong araw sa trabaho ni Kathy, ay normal lang naman na tatawagin siya ni Mario para utusan at tanungin ang appointment schedule ng binata. Nakalive pa rin si Warren, kaya ikaw ulit ang sumama sa akin ngayon sa mga appointments ko. Mag-ready ka na. Okay po sir, nakaayos na rin po ang mga documents na dadali natin. Good, at huwag mo kalimutan ang alcohol. Yes po sir. Minsan ay gusto ng matawa ni Kathy sa tuwing ipapaalala ni Mario ang alcohol sa kanya na para bang obsessed sa amoy nito. Katulad din kahapon, nakaupo sa harapan ng kotse ang driver katabi ang bodyguard na si Jack mahabang si Mario at Kathy naman ay nasa likod. Sinisigurado ni Kathy na palaging may distansya sa pagitan nila kung saan komportable ang binata. Madalas ay tahimik lamang nakatingin sa labas ng bintana si Mario habang ito ay nakikinig kay Kathy. Sir Mario, ang first appointment po natin ngayon ay sa Vadera Enterprise. Na-email ko na rin po sa inyo ang mga files. Iniabot ni Kathy ang iPad sa boss na tinanggap naman ito. Matapos basahin ng lahat ng detalye ay muling ibinalik ni Mario ang iPad sa dalaga at mabilis na naman itong kinuha sabay wisik na naman ng alcohol. Jack, siguraduhin mong hindi makakalapit sa akin ang babaeng ka-meeting namin. Baling ni Mario sa bodyguard. Si Miss Georgina? Takang tanong ni Kathy. Ikaw din. Maging alerto ka at masyadong feeling close din sa akin. Kung hindi lang importante ang pag-uusapan natin ay siwarin ang pagkaharapin ko dyan. Nakakunot na naman ang noon ni Mario habang nagsasalita. Nang makarating sa building ay bakas kay Mario ang pagkatensyonado. Panay ang paggalaw ng mga kamay nito na labis na ikinabahala ni Kathy. Mario! Andito ka na rin finally! Dali-daling lumapit si Georgina upang i-welcome ang binata subalit mabilis itong umatras kaya naman humarang si Kathy. Magandang umaga Miss Georgina. Agad na nakipagkamay ang dalaga. Ako po si Kathy, ang sekretarya ni Sir Mario. Mag-ausap tayo kahapon sa telepono. Kinagagala ko kayo makita. Pagpapatuloy pa ni Kathy ng may ngiti sa labi kaya naman tinanggap din ito ni Georgina. Ikaw pa lang madalas kong kausap sa phone. Ngayon ka lang isinama ng boss mo. Nasa si Warren? Nakalive siya. Kaya simulan na natin ang meeting dahil may pupuntahan pa kaming iba. Si Mario na ang sumagot upang madali silang matapos. Nagustuhan din ng binata ang ginawa ng kaniyang sekretarya kaya plano na naman niya itong bigyan ng gantimpala. Mabilis na natapos ang meeting nila Mario at Georgina habang panay ang sulat naman ni Kathy sa mga importanteng detalye. Si Warren na ang haharap na sa iyo sa mga susunod na meeting. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Mario. Habang nag-uusap pa rin ang dalawa ay bigla namang tumawag kay Kathy kaya nagpaalam ito kay Mario. Sasagutin ko lang Sir Mario para po ito sa kasunod nating appointment. Tumango naman si Mario kaya lumabas muna si Kathy. Dahil sa naiwan ng dalawa ay kinuha ni Georgina ang pagkakataon at mabilis na kumandong kay Mario. Ano bang ginagawa mo? Galit na itinulak ni Mario ang dalaga subalit mahigpit itong kumapit sa leeg niya. Ikaw talaga ang arte mo. Ang tagal ko nagdagpaparamdam sa'yo pero walang epekto.
pang-aakit pang wika ni Georgina at dahan-dahan pang hinalika ng pisgi ni Mario, kaya naman baka sa mukha nito ang pandidiri. Pwede ba bitawan mo ko? Bago ko pabuwi na pinag-usapan natin. Hindi pa rin umaalis si Georgina at animo ay hinahamon pa si Mario. Siya namang pagpasok ni Kathy na nagulat sa pwesto ng dalawa. Sir Mario, agad na lumapit din si Kathy at hinila pa tayo ang dalaga. Grabe ka naman makahila sa akin. Parang kakainin ko yung boss mo. Natatawang biro naman ni Georgina. Hindi ko gusto ang biro mo. Ulitin mo pa to at uurong ko ang pagkasunduan natin. Seryosong tumayo si Mario na nakakunot na naman ang noo bago naglakad palabas. Sumunod naman agad si Kathy at iniready na naman ang alcohol. Wet wipes! Bigyan mo ko ng wet wipes! Utos ni Mario habang papasok sila sa elevator. Eto po sir. Agad na pinunasan ni Mario ang pisngi na hinalikan ni Georgina. Ang babaeng yun! Paano kung meron siyang AIDS at maawa ko? Nangingit-ngit sa galit na wika ni Mario. Hindi naman napigilan ni Kathy ang matawa. Sir, hindi naman po kayo mahahawa sa simpleng beso-beso lang. Saad pa nito na sinunda ng malakas na tawa. Laking gulat naman ni Mario nang alisin ni Kathy ang suot nitong salamin upang punasan ng luha dahil sa labis na pagtawa. Maging ang malalim na dimple nito ay naglabasan sa magkabilang pisngi. Hindi maiwasan ni Mario ang humanga sa dalaga subalit kailangan niyang magpanggap na galit. At talagang milakas ka ng loob na tawanan ako. Seryosong tugon nito na idinikit pa ang kamay sa dingding ng elevator malapit sa mukha ng dalaga. Nalaki naman ang mata ni Kathy dahil ito ang kauna-unahang beses na nagkalapit sila ng ganoon na halos magdikit na ang kanilang mga katawan. Agad na nahiya si Kathy kaya naman yumuko ito at humingi ng pasensya. Sorry po Sir Mario. Dahil naman sa pagkakalapit nilang iyon ay naamoy ni Mario ang buhok ni Kathy. Hindi katulad ni Georgina na halos masuka siya sa tapang ng amoy ay iba ang taglay na halimuyak ng dalaga. Kakaiba na para bang meron nitong aphrodisiac kaya naman nanatili pa sila sa ganoong posisyon ng ilang minuto. Tahimik na nakayuko pa rin si Kathy yakap ang mga folder sa kaniyang dibdib. Inaantay ang susunod na gagawin ni Mario. Sabihan mo si Jack, nabangan na tayo dyan sa harapan. Gusto ko dumaan muna sa hotel para makaligo. Ayusin mo na rin ang mga gamit at damit na gagamitin ko. Lumayo na si Mario habang nagbibigay ng instruction kay Kathy. Sinunod naman ito agad ng dalaga. Matapos na maisaayos ni Kathy ang mga pamalit na damit ni Mario na ipinadala pa mula sa bahay nito, ay nagantay na lamang ang dalaga sa lobby ng hotel. Muli na namang napaisip si Kathy sa attitude ng boss niya. Para kasing hindi ito interesado sa kahit sinong babae. Maganda, sopistikada at may mataas din na posisyon si Georgina. Na kung tutuusin ay bagay na bagay ang dalawa. Subalit maging ito ay walang epekto kay Mario. Tahimik na nakaupo lamang si Kathy nang biglang nag-ring ang cellphone niya. Nasaan ka? Ang boss pala nito ang tumawag kaya naman alerto itong sumagot. Andito po ako Sir Mario sa lobby. Antay ko na lang po kayo dito. Umakyat ka dito. Dala ang laptop ko. I-cancel mo na rin lahat ng natitirang appointment ko ngayon. Okay po sir, papunta na po. Agad na sumakay si Kathy sa elevator upang puntahan ang kwarto ng boss niya. Laking gulat ng dalaga nang makitang nakasuot lamang ito ng bathrobe kaya agad na tumalikod ang dalaga. Sorry po Sir Mario. Nahihiyang wika nito na agad na mula ang mga pisngi. Gusto ko ang ambience ng hotel na to. Magbuka rin ang kwarto sa kabila. Bukas na tayo bumalik ng Manila. Tugon naman ni Mario at nilapitan ng dalaga. Ang laptop ko. Nahihiya pa rin inabot ni Kathy ang laptop kay Mario habang ito ay nanatiling nakatalikod. Bakit ayaw mo humarap sa akin? Kasi po sir. Hindi naman ako nakaubad. May suot akong damit kaya lumapit ka dito sa lamesa at marami akong tatanong sa'yo. Makaramdaman ng labis na kaba ay sinunod pa rin ni Kathy si Mario at magkatapat silang naupo sa lamesa. Hindi na naman maiwasan ni Kathy na pagpantasyahan ng binata dahil sa bathroom lamang ang suot nito ay nakalitaw ang napakagandang hubog ng Adam's apple sa lalamunan na parabang ang sarap nitong halikan. Ano na naman bang iniisip po Kathy? Saway ng dalaga sa sarili subalit panay pa rin ang nakaw ng tingin nito kay Mario. Ang buhok kasi na binata ay halatang basa pa at may paunti-unting pagpatak ng tubig mula sa shower. Maging amoy ng shampoo na ginamit nito ay langhap na langhap ni Kathy. Laking gulat na lamang ng dalaga nang bigla na lamang siyang hilahin ni Mario dahilan upang
mapakandong siya dito. Bakit ganyan ka makatingin? Parang kakainin mo ako ah. Saad pa nito at walang pakundang ang inangkin ng mga labi ng dalaga. Nagustuhan naman ito ni Kathy, kaya naman ipinulupot pa nito ang braso sa leeg ng binata. Inayos din niya ang pagkakaupo dahilan upang masalat ang kaniyang ibaba ang itinatago ng binata. Mario. Hindi napigilan ni Kathy na banggitin ang pangalan ng kaniyang boss habang nag-i-enjoy ng mga oras na iyon. Kathy! 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 Paulit-ulit na ding tawag naman ni Mario, subalit naka-poker face ito. Kaya hindi niya alam kung ano iniisip nito. Kathy! Bigla na lamang nagising si Kathy sa pagkakatulog nito sa lamesa. Sir Mario, pasensya na po. Mabilis na napatayo si Kathy. Ang tagal mo namang magising. Nakailang tawag na ako, hindi ka pa rin nagalaw. Kinangilangan ko pang tapikin ka. May pagkayamot na saad nito at nagwisik na naman ang alkohol sa kamay bago nasandal sa lamesa. Madilim na pala sa mga oras na iyon, kaya naman lalong nataranta si Kathy. Subalit muli na namang napako ang mga mata niya kay Mario nang nakasuot na ng malinis na puting t-shirt, kaya naman bakat ang matipunong katawan nito. Maging ang itim na pajama ay bagay din sa minata na para kay Kathy ay walang sandaling hindi naging kaakit-akit si Mario. Lahat ng suotin nito ay talaga namang nababagay sa binata. Nagjogging lang ako saglit, pagbalik ko tulog ka na dyan. Bakit hindi mo pa ibuk ang kwarto sa kabila nang makapagpahinga ka na ng maayos? Okay po sir, tawagin niyo na lang po ako kung may kailangan pa po kayo. Nahihiyang sagot na naman ng dalaga dahil naabutan pa nito na tulog siya. Hindi malaman ni Kathy kung paano makakaidlip sa kabilang kwarto. Panaybaling niya sa higaan, iniisip kung tulog na kaya ang kaniyang napakagwapong boss. Hanggang kailan ko ba siya mapagpapantasyahan? Pagmamaktol pa nito habang nakatitig sa kisame. Maya-maya pa ay bumangon na muli si Kathy at naisipang silipin si Mario. Iniisip niya na maaari siyang mag-alibay na lamang ng kung anuman ang kailangan ng binata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at laking gulat na may kayakap si Mario na isang babae. Kung titingnan ay halos kalahati ang agwat nito sa binata. Ito ang unang beses na nakita ni Kathy na may kayakap na babae si Mario, kaya naman nakaramdam ito ng selos. Kaya naman pala ayos sa mga magagandang babae ay kumadrono pala ang gusto. Isinara din ni Kathy ang pinto at muling bumaling sa kama. Napakatanda naman nun para sa kanya. Bakit ganun ang kasintahang napili niya? Pagmamaktol pa rin ito. Dahil sa natuklasan ay hindi na magawang makatulog ni Kathy. Magdamag niyang iniisip ang mga bagay-bagay at hindi maiwasang maiyak dahil sa sugatan niyang puso. Napagtanto niyang tunay na iniibig ni Mario ang babae sapagkat bagamat hindi magandang tingnan ang relasyon nila, ay nagawa pa rin itong maging tapat. At hindi man lang tumingin sa isang babae o sa ibang babae kahit gaano pa kagandahan. Napakaswerte naman ng matandang yun. Bakit siya pa? Mabilis na tumulo na naman ang mga luha ni Kathy na parabang sawi sa pag-ibig ng lalaking hindi naman naging nobyo. Nakaramdam siya ng inggit sa pag-iisip kung anong ginagawa ng dalawa sa kabilang kwarto. Marahil ang mga pantasya niya ay nagkatotoo, subalit hindi siya kundi ang babaeng iyon ang siyang dumaranas ng labis na kaligayahan sa piling ni Mario. Maya-maya pa ay muli na namang bumangon ng dalaga upang kunin ang laptop niya. Bigla nitong naisip na dito na magwawakas ang kaniyang 3 taong lihim na paghanga kay Mario. At para makamove on ay naisipan niyang i-blackmail ang binata. Gumawa si Kathy ng isang kasunduan na nagsasaad na ititikom niyang bibigat hindi ipagkakalat ang lihim na relasyon ni Mario kapalit ng 1 linggong pakikipagtalik nito sa kaniya. Alam niyang hindi magandang nilalaman ng kasulatan dahil nagmukha siyang mababang uring babae. Subalit ito lang ang naiisip niya upang makalimutan ng binata. Pagkatapos ng 1 linggo ay magre-resign na din siya at hinding-hindi na magpapakita pa kay Mario. Kinabukasan ay naging kapansin-pansin kay Mario ang namumugtong mata ni Kathy. Naisip niyang maaring nagkipagtalo ito sa kasintahan dahil sa biglaan nilang pananatili sa hotel. Noon pa man ay ang pagkakaalam ni Mario ay ang may nobyo na si Kathy dahil hindi nang ito nagpakita ng kahit na anong interes sa kanya. Minsan nga ay tinatanong niya ang sarili kung mas gwapo ba ito sa kanya, kaya gano'n na lang siya baliwalain ng dalaga.
Mari ko bang malaman kung ano nangyari? Hindi inaasahan ni Kathy ang tanong na iyon mula kay Mario, kaya naman, napatitig siya sa binata habang sila ay nag-aalmusal. Gustuhin man niyang tanungin ng nasaan ang babaeng kasama nito kagabi, ay hindi naman maaari. Wala naman po nangyari, Sir Mario. Simpleng sagot na lamang ng dalaga at nagpatuloy lang sa paghigop ng kape. Hindi naman ang muling nagsalita pa si Mario dahil baka sa mukha ng dalaga na hindi ito magsasabi ng kahit na ano. Gabi na nang makabalik sila sa Maynila. Naunang inihatid si Mario sa condominium na kaniyang tinutuluyan, kaya naman agad na kinuha ni Kathy ang pagkakataon upang makausap ito. Sir Mario, meron po pala akong nakalimutan bagitin sa inyo. Maaari ko bang i-discuss sa bahay niyo? Gabi na Kathy, tapos na ang trabaho. Bukas na natin yan pag-usapan. Inatid niyo na siya, Jack. Pero Sir Mario, importante po talaga ito. Mabilis na lumabas na din ang kotse si Kathy. Magta-taxi na lang din po ako, pawi. Hindi niyo na po ako kailangang hintayin, kay Jack. Paalam pa nito sa bodyguard ni Mario. Nagtataka man ay pumayag na din si Mario at hinayaang sumunod ito sa kaniyang unit. Ano bang sasabihin mo ha, Kathy? Umupo si Mario sa sofa habang si Kathy naman ay naupo sa tapat ng binata. Inilabas nito ang kasunduan na ginawa niya at inilapag sa lamesa. Napataas na agad ang kilay ni Mario nang mabasa ang header ng kasunduan. Sir Mario, matagal na po kitang gusto. Biglang pagtatapat ni Kathy, kaya't lalong nagkunot ang noo ng binata. 3 taon na buhat na umibig ako sa'yo. Hindi kaya pagod ka lang, Kathy? Natatawang tugon na lamang ni Mario pero mapilit ang dalaga. Totoo ang sinasabi ko, Sir Mario. Kaya naman nakikipagkasundo ako sa inyo na. At anong kasunduan naman yan? Nakita ko ng lihim niyong kasintahan kagabi. May edad na siya. Kaya pala itinatago niyong inyong relasyon. Pilit na pinipigilan ni Mario ang matawa sapagkat nais malaman kung saan hahantong ang usap nilang iyon. Nakaramdam din siya ng tuwa nang malamang nagkamali pala siya ng hinala na walang epekto kay Kathy ang kagwapuhan niya. Kapalit ng pagtatahimik ko sa lihim mo, ay gusto kong makipagkasundo ka sa akin na makikipagtali ka sa loob ng 1 linggo. Halos mabilaukan si Mario ng laway dahil sa narinig. Hindi rin niya maiwasang madismaya kay Kathy dahil katulad din pala ito ng mga babaeng katawan ng habol sa kanya. Tinitigan ang husto ni Mario si Kathy at napabuntong hininga bago pa ito nagsalita. Sabihin mo 1 biro lang to, Kathy. Panimula nito at nag-cross pa ng kaniyang mga braso matapos sumandal sa sofa. Kalilimutan ko ang narinig ko sa iyo at bumalik tayo sa amo mo at empleyado ko. Pagpapatuloy pa nito na nakatitig pa rin sa dalaga. Pilit na binabasa ang naiisip nito. Walang biro sa lahat ng sinabi ko, Sir Mario. Seryoso po ako. Itatago kong lihim ninyo kung makikipagtali kayo sa akin. Alam mo ba ang pinagsasabi mo, ha? Bigla na lamang napataas ang boses ni Mario, kaya habang umaatras si Kathy. Sige na, Kathy, umalis ka na. Huwag na natin sayangin ang oras natin sa walang kwentong bagay na to. Mabilis na tumayo si Mario upang umalis, subalit agad naman itong pinigilan ni Kathy. Ngunit imbes na sa braso ay sa damit lamang niya ito hinawakan. Alam na alam kasi ni Kathy na ayaw ni Mario ang kahit na anong physical contact. Ang babaeng kagabi ang tanging nakita niyang niyakap ni Mario. Maging si Mario ay napansin ng pagiging considerate ng dalaga dahil sa kabila ng seryosong usapan nila ay nagawa pa rin itong isaalang-alang ang kondisyon niya. Kathy! Natigilan si Mario pagharap niya sa dalaga dahil muli niyang nalanghap ang animoy aphrodisiac na halimuyak ng dalaga. Hindi maunawaan ang biglang pag-iinit ng kaniyang katawan at ang pagnanais na lalong mapalapit kay Kathy. Binala na kita, pero makulit ka. Sige, magubad ka. Nagulat si Kathy dahil hindi niya inaasahang papayag si Mario. Bumalik sa pagkakaupo ang binata at muli na naman siyang tinignan mula ulo hanggang paa. Ano bang inaantay mo? Bilisan mo bago pa magbago ang isip ko. Mabilis na kumilo si Kathy at nanginginig na tinanggal ang kaniyang damit hanggang sa tuluyan naglumantad ang hubad niyang katawan sa binata. Hindi ko akalain na isa pala siyang pokpok. Ilang lalaki na kaya ang nakasiping niya? Nakakadiri. Talaga bang papatulan ko ang kasunduan na to? Ito ang mga katanungan sa isip ni Mario habang pinagmamasdan si Kathy na natiling nakatayo sa harapan niya. Nakayo ko lamang ang dalaga at nakatitig sa sahig. Bigla na lamang itong nakaramdam ng panliliit sa sarili dahil nababasa niya ang isip ni Mario. Sa 3 taon na kasama niya ito ay alam niya na kung paano mag-isip ang binata. Bakit parang gusto mong tumakbo palayo?
Ginusto ko to, di ba? Ito lang naman ang naisip kong paraan upang makamove on sa'yo, sir. Pagkatapos ng 7 araw na ay magre-resign ako agad. Malungkot na saad ni Kathy sa sarili. Tumalikod ka at tumawa ka dyan sa lamesa. Muling utos ni Mario na sinunod lang naman ni Kathy. Sa ganoong posisyon ay marahas na inangkin ni Mario ang dalaga kaya naman labis ang iyak nito. Hindi lubos maunawaan ni Kathy kung dahil ba ito sa kaligayahang makinig si Mario o dahil sa sakit na dulot nito. Ginusto ko naman to, pero bakit hindi ko mapigilang umiyak? Bulong niya sa sarili. Si Mario naman ay nag-uumapaw din ng kakaibang sensasyong nararamdaman. Ito ang kauna-unahang naranasan niya dulot ng kaniyang kondisyon kaya naman hindi nito napigilang maging agresibo. Hindi niya inakalang ganoon pala kasarap ang magiging pakaramdam dahil buong akala niya ay nakakadiri ito nang maaari pang magdulot ng sakit. Nakakapit pa rin ang mahigpit si Kathy sa lamesa kaya naman hindi napigilan ni Mario na hawakan ang mukha nito upang iharap sa kanya. Parehas na nagulat ang dalawa. Si Kathy ay dahil ito ang unang beses na hinawakan siya ni Mario habang ang binata naman ay dahil sa mga luha ng dalaga at ang nagdurugo nitong labi. Ano bang iniiyak mo dyan? Hindi ba't ikaw may gusto nito? Ngunit sa pagtingin ni Mario sa mga hita ng dalaga, ay bakas ang dugong dumaloy dito. Unang karanasan din niya. Akala ko isanay siya sa ganitong bagay. Nagitla si Mario sa nalaman at muling tinignan ng dalaga. Pasensya na po, Sir Mario. Nanatili lamang na nakayoko si Kathy, kaya naman agad na hinawakan ni Mario ang baba nito upang halikan ng mga labi ng dalaga. Maging ang paghalik ay bago kay Mario dahil pa rin sa kondisyon niya. Subalit para sa kanya ay matamis ang mga labi ni Kathy sa kabila ng may konting lasa ng dugo buhat ng sugat nito. Animoy mauubusan na ng hininga si Kathy dahil sa paghalik na ginagawa ni Mario. At ilang saglit pa ay binuhat na siya nito sa sofa. Sir Mario, sapot na po yun sa ngayon. Salamat po at pinagbigyan niyo ang kagustuhan ko. Paika-ikang tumayo si Kathy at isinuot muli ang mga damit niya. Ganun lang yun? Pero gusto ko pa. Wika ni Mario sa isipan niya habang pinagmamasdan ng dalaga. Huling, hinuha nito ang salamin sa lamesa bago tinahak ang pinto. Pasensya na po sa pang-aabala ko sa inyo, Sir Mario. Hanggang bukas po ulit. Marami pong salamat. Mabilis na isinara na ni Kathy ang pinto at dali-daling sumakay ng elevator. Halos mapaupo ang dalaga dahil sa sakit pa rin ang kaniyang pagkababae, subalit hindi maitatago ang matamis na ngiti nito sa labi. Naiwan naman si Mario na nakasandal sa sofa at nakatitig sa kisame. Muli niyang inalala ang napakakinis na katawan ni Kathy. Nakaramdam din siya ng pagsisisi dahil hindi man lang niya nahaplo sa mga dibdib ng dalaga. Iniisip niya kung magkakasya ba ang mga iyon sa palad niya. Napangiti na rin si Mario at kinuha ang kasulatan na nasa lamesa. Natatawang binasa nito ang dahilan ng pagka-blackmail ni Kathy sa kanya. Ano kayong sasabihin mo mo? Kinabukasan ay umarating parang walang nangyari sa Kathy sa trabaho. Nagawa pa nitong makipagbiruan sa palaging kasama ni Mario na bodyguard. Anong oras ka na nakauwi? Masyado ka namang workaholic, Kathy. Biro nito kaya napangiti din naman ang dalaga. Hindi naman. Mula naman sa hallway ay nakita ni Mario ang matatamis na ngiti ni Kathy kaya naman agad na nagkunot ang noo. Kathy, sumunod ka sa akin. Maring utos pa nito at pumasok sa opisina niya. At kailan ka pa naging malapit kay Jack? O baka naman matagal ka nang nakikipagmabutihan sa taong yan? Hindi po, Sir Mario. Mabilis na sa mabatang dalaga. Tinanong lang po niya kung nakauwi po ako ng maayos kagabi. At nakauwi ka naman ba ng maayos? Bigla namang nagbago ang tono ng boses ni Mario na animoy. Nag-aalala. Apo, Sir Mario. Nakasakay po agad ako ng taxi. Nakayokong tugon lang ni Kathy na pilit na ipinaiintindi sa sarili na imposibleng mag-alala ang binata lalo na't dahil lang naman sa nakakahiyang kasunduan ng lahat ng nangyari sa kanila. Isa lamang itong one-sided na pag-ibig kung saan pagkatapos ng isang linggo ay hindi na muling makikita ang lalaking pinakamamahal. Matapos ang buong araw sa trabaho ng maaga, kaya naman nauna nang nakauwi si Mario sa kondo niya. Gusto sana nitong isabay na din si Kathy sa pag-uwi subalit ayaw niyang isipin na siya ang naghahabol sa dalaga. Nang pumatak ang alas 9 ay dun lang nagsimulang mayamot si Mario dahil hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin si Kathy. At anong plano niya? Akala ko ba sa loob ng isang linggo? Isang beses lang may nangyari sa amin, aatras na siya.
Akala ba niya papayag ako? Saad nito sa sarili at kinuha ang cellphone upang tawagan ng dalaga. Hello po, Sir Mario. May kailangan po ba kayo sa akin? Hindi ba't ikaw may kailangan sa akin? Pumunta ka dito sa kondo ko ngayon na, bago pa magbagong isip ko. Agad din na binaba ni Mario ang tawag na hindi mapigilang ma-excite ng mga oras na iyon. Habang si Kathy naman ay namamroblema dahil hanggang ngayon ay may bahagyang kirot pa rin na pakiramdam dulot ng nangyari sa kanila kagabi. Hindi ko na sana gustong pumunta kaso hindi ko alam kung paano siya tatanggihan. Wika ni Kathy sa sarili habang nagbibihis muli. Lumipas ang ilang minuto bago nakarating si Kathy sa unit ni Mario. Nakaupo ito sa sofa na para bang hinihintay nito ang gagawin ng dalaga. Kaya naman muling nagubad ng damit si Kathy bago tumayo sa harapan ng binata. Anong ginagawa mo? Halikan mo ako tulad kagabi. Bahagyang yumuko si Kathy upang halikan si Mario nang hindi ito hinahawakan. Saglit na idinikit lamang nito ang labi at agad ding lumayo. Anong klase yun? Pagdedemand na naman ni Mario at hinila pa ang dalaga dahilan upang mapakandong ito sa hita ng binata. Sir Mario! Nabigla ito at hindi malaman ang gagawin. Halikan mo ako tulad kahapon. Si Mario ang siyang humawak sa baywang ng dalaga kaya naman nahapahawak na rin ito sa palikat ng binata. Bilis! Dagdag pa nito kaya muling hinalikan ni Kathy ang binata at inalala kung paano nila ito ginawa kagabi. Hindi rin nagtagal ay muli na namang inihiga ni Mario si Kathy at tinitigan ng dalaga. Bakit ka umiiyak na naman? Baka naman hindi totoo na mahal ko. Ano ba talaga kailangan mo sa akin? Nakakunot ang noon nito habang nakaluhod sa dalaga. Totoong mahal kita. 3 taon ko na't kayong gusto, Sir Mario. Hindi ako kailanman nagsisinungaling sa inyo. Gusto ko lang naman po makamove on sa nararamdaman ko. Pagkatapos po ng 1 linggo ay magre-resign na rin po ako agad. Patuloy na umiyak lang si Kathy habang nagpapaliwanag. Panay din ang punas nito sa mga mata niya, kaya naman lumapit si Mario upang halikan ng dalaga. Hindi mo naman kailangan umiyak ng ganyan dahil lang dun. Akala ko tuloy ay ayaw mo na. Hindi po, Sir Mario. Gusto ko po itong gawin. Mabuti. Muling nagtalik sila Mario at Kathy na gabing iyon. Subalit hindi tulad nung una na agresibo si Mario ng mga oras na yon, ay naging maingat ang binata at tiniyak na hindi labis na masaktan ng dalaga. Na-appreciate naman ito ni Kathy na panay lamang ang halinghing at bigas ng pangalan ni Mario. Matapos ang kanilang pagsisiping ay nagpunta sa banyo si Mario upang mag-shower at magmuni-muni. Bakit parang nag-i-enjoy ako sa ginagawa namin? Pangalawang araw na ngayon. May 5 araw pa na magkakasama kami. Paglabas ni Mario ng banyo ay laking gulat niya na naroon pa si Kathy. Ine-expect kasi na aalis agad ito katulad ng ginawa nung usang gabi. Bakit nandito ka pa? Hindi maiwasan ni Kathy na masaktan sa tanong na iyon ni Mario na para bang isang matalim na kutsilyong tumusok sa kanyang dibdib. Pasensya na po, Sir Mario. Aalis na po ako. Malungkot na pahayag ng dalaga na ipinagtaka naman ni Mario. Ano na naman bang iniisip ng babaeng yun? Weird talaga. Kung kagabi ay ngiti ang baong ni Kathy pa uwi, ngayon ay may luha naman ang nasa mukha ng dalaga habang nasa elevator. Hindi pa rin ito malimutan ang sinabi ni Mario na para bang ayaw na siyang makita nito matapos ang kanilang pagtatalik. Nang sumunod na araw ay hindi pumasok si Mario sa kanyang trabaho kaya naman nadismaya si Kathy. Sa pag-iisip na hindi niya makakasama ang binata para sa 3rd araw ng kanilang kasunduan. Habang nasa kanyang table ay biglang dumating ang babaeng nakita niyang kayakap ni Mario sa hotel. Miss, kakausapin ko si Mario, nasa loob ba siya? Magalang at mukhang mabait naman ang babae para kay Kathy. Subalit hindi talaga niya maisip na napakalaki ng edad nito kay Mario. Hindi pumasok sa Sir Mario ngayon. Wala rin siyang pasabi kung nasan siya ngayon. Aba, talaga naman ang batang yun. Porkit alam niyang susunduin ko siya, hindi pumasok? Nagtaka si Kathy dahil sa inasal ng babae, kaya hindi nito napigilang magtanong nang may paggalang. Maaari ko po bang malaman kung sino kayo? Saglit na huminto si Kathy nang mapatingin sa kaniyang babae. Para lang po masabi ko kay Sir Mario pagpasok niya bukas. Paliwanag niya kaya ngumiti ang babae. Nakakapagtakang hindi mo ako kilala, iha. Anyway, ako ang mama ni Mario. Minsan lang ako magpunta sa kumpanya kasi nakabase ako sa Cebu. Kayo pong ina ni Sir Mario? Gulat na saad ng dalaga kaya natawa ang ina ni Mario. Mama? Ina? Oo, ako yun.
pakisabi na lang sa anak ko na babalik ako bukas. Opo, ma'am. Pasensya na po, eh, hindi ko po kayo nakilala. Nahihiyang yumuko si Kathy. Walang problema, hindi rin naman ako part ng company. Hindi mo kailangan maging formal sa akin. Biro naman ang ina ni Mario bago ito nagpaalam na umalis. Hindi malaman ni Kathy ang gagawin ngayong nalaman na nagkamali pala siya patungkol sa inaakalang kasintahan ni Mario. Anong gagawin ko? Magre-resign na ba ako? Pero bakit hindi sinabi sa akin ni Sir Mario ang totoo? Baka ipakulong niya ako. Pabuti pa na aminin ko na lang ang kasalanan ko para hindi mabigat ang kaso ko. Nakaramdam ng labis na takot si Kathy sa maaring parusa na kaharapin niya dahil sa malaking pagkakamaling nagawa. Maghapong balis ang dalaga hanggang sa kabadong i-denial nito ang cellphone number ni Mario. Sir? Pwede ko po bang malaman kung nasan kayo? Kailangan ko na po kayo makausap. Baka sa tinig nito ang pagkabalisa kaya naman nagtaka si Mario. Nandito lang naman ako sa kondo ko. Bakit hindi ka pumunta dito? Salamat po Sir Mario, papunta na po ako dyan. Nagmamadaling pumunta si Kathy sa condominium ni Mario at agad nitong lumuhod sa harap ng binata. Ano na naman kayo problema niyo ngayon? Tahimik lang na pinagmasdan ni Mario si Kathy at nagantay ng susunod na gagawin nito. Halos idikit na ni Kathy ang mukha niya sa sahig bago nagpatuloy sa pagsasalita. Patawarin niyo ako Sir Mario, nagkamali po ako. Hindi ko po akalain nawaman niyo pala yung babaeng pumunta roon sa hotel. Alam niyo. Saad ni Mario sa sarili. Tatanggapin ko po ang kahit na anong parusang ibibigay ninyo. Magre-resign po agad ako bukas na bukas din. At kung gusto niyo po akong isuplong sa pulis ay hindi po ako manlalaban. Anong magre-resign? Naiibang ka ba? Pagkatapos niya akong patikimin ng sarap, iiba na lang niya ako sa ere. Muli na namang wika ni Mario sa isipan niya. Dahil sa nanatiling tahimik lamang si Mario ay hindi na iwasan ni Kathy na iangat ang mukha niya upang makita ang reaksyon ng binata. Sir Mario, patawarin niyo po ako. Anong magre-resign ang sinasabi mo? Alam mo ba kung paano ako naapektuhan ng pinagagawa natin? Paano ang mental health ko kung basta mo na lang akong tatakasan? Isa pa paano kung nag-iwan ka pala ng sakit sa akin? Wala po kung kahit na anong sakit, Sir Mario. Maaari ko pong isend sa email ninyo mga laboratory test results. Malinis po ako, Sir Mario. Hindi matatanggap ni Mario na basta na lamang siyang iiwan ni Kathy. Para sa kanya ay espesyal ang bawat minutong nakasama ng dalaga at hinahanap-hanap na nito ang kaniyang katawan. Isa pa ay nahalos ma-overcome na niya ang kakaiba niyang kondisyon na obsessed sa kalinisan. Kaya naman isang malaking kalokohan ang narinig nito sa dalaga. Ikaw ang magiging responsable oras na dumanas ako ng depresyon. Kaya panindigan mo ang maging kasunduan natin. Pero Sir Mario, wala na po akong pinaghahawakan pa sa inyo. Nagkamali po ako. Maaari niyo na pong gawin ng kahit na ano sa akin. Tatanggapin ko pong parusa. Anong parusa ang gusto mo? Magre-resign po ako agad. Ngayon, kung yun po ang nararapat. Kung ipapakulong naman ninyo ako ay... Napahinto si Mario at itinaas na naman ang kilay niya habang magkatitigan sila ni Kathy. Hindi pa rin ba niya naiintindihan ang gusto kong mangyari? Muling napaisip na naman ang binata bago tumayo at kumuha ng papel at ballpen. Tahimik na nagsulat si Mario at nang matapos ay iniabot ito sa dalaga. Ito ang bagong kasunduan, pirmahan mo. Dahil sa abalang idinulot mo sa akin, Catherine Villanueva, ako si Mario Alfonso El Salvador, ay inuutusan kang pagsilbihan ako at gawin lahat ng nanaisin ko ng walang kahit na namang pagtutol. Nagtatakang iniayos ni Kathy ang sarili at pagkakaluhod bago hinarap muli si Mario. Pero Sir Mario, wala naman na po akong konkretong kasunduan sa mga isinulat ninyo. Pirmahan mo na lang para matapos na tayo, Kathy. Iyoko na ng mahabang diskusyonan. Napahawak na sa ulo niya si Mario subalit hindi pa rin malinaw sa dalaga ang lahat. Sir Mario, hindi ko po talaga maintindihan. Nakagawa po ako sa inyo ng kasalanan pero bakit parang pabor pa po sa inyo gusto ko? Hindi na napigilan ni Mario na hilahin si Kathy kaya napakandong na naman ito sa binata. Ayoko ng maraming tanong, Kathy. Agad na inangkin ni Mario ang mga labi ng dalaga habang dahan-dahan na ring inaalis sa mga saplot nito. Sir Mario, tulad ng mga nakaraang gabi ay halos maubusan na naman ang hininga si Kathy dahil sa marubdob na halik ng binata. Ngunit, hindi tulad ng mga gabing sa sofa o lamesa lamang sila nagtalik ay laking gulat ni Kathy nang buhatin siya ni Mario patungo sa kwarto nito. Ito ang unang beses na nandito sila magsisiping kaya
hindi mawala-wala ang kaba ng dalaga. Bakit ganyan ang mukha mo? Isang napakatamis na ngiti ang ibinigay ni Mario, kaya naman parang may kung anong saya sa puso ni Kathy. Pakaramdam kasi niya ay may nagbago sa pakikitungo sa kanya ng binata, na para bang may gusto na din ito sa kanya. Sino pang niloloko ko? Imposible. Saan ni Kathy sa isipan niya na muli na namang nalungkot? Naramdaman na lamang niya na muling nag-angkin si Mario sa kanyang mga labi hanggang sa tuluyan na namang maging isa ang kanilang katawan. Hindi mabilang ni Mario kung ilang beses na ba silang nagniig ni Kathy at hindi niya rin niya alam kung gaano kabilis lumipas ang oras. Sir Mario, pwede po bang tama na? Pagod na po ako. Wika ng dalaga hanggang sa ito na ang makatulog. Alas tres na pala na umaga at talaga nakatulog na nga siya. Malapad na ngiti ang nasa labi ni Mario habang pinagmamasdan ang natutulog na si Kathy. Hindi may kakailan na masaya siya sa mga oras na iyon. Kumuha si Mario ng towel upang linisin ang katawan ni Kathy. Hindi niya lubos sa kalain na magagawa niyang maglinis ng katawan ng iba. Baka sa makinis na malat ng dalaga, ang mga iniwan niyang kiss mark sa halos buong parte ng katawan nito. Inab ka sa akin ng 3 taon. Bakit ngayon mo lang ako nilapitan? Masaya akong ako ang unang lalaking umangkin sa'yo, Kathy. At hindi ako papayag nang kunin ka pa sa akin ng iba. Akin ka lang. Marangin nalikan ni Mario ang noon ng dalaga bago ito tumabi sa kama. Magkayakap silang natulog na may ngiti sa kanilang mga labi. Si Kathy ang unang nagising kinabukasan at laking gulat niya nang nakasiksik ang mukha niya sa dibdib ni Mario. Bakit ako natutulog sa tabi niya? Sigurado ako masisiri na naman ang araw niya kung maabutan niya ako dito. Dahan-dahang tumayo si Kathy at mabilis na nagbihis upang umalis. Ayaw niya kasing muling marinig ang masasakit na salitang sinabi nito sa kanya noong nakaraang araw. Bakit nandito ka pa? Ito ang mga salitang paulit-ulit na nanakit sa puso ng dalaga, kaya naman hanggang maaari, ayaw na niya itong maramdaman muli. Pagising naman ni Mario ay hindi pa rin mawawala ang masasarap at masasaya niyang pakiramdam sa piling ni Kathy sa buong magdamag. Kathy, bakit hindi tayo magsimula ng magandang umaga? Bulong niya at sabik na niya kapang katabi, subalit laking dismaya niya nang malamang unan lamang pala ito. Iniwanan lang niya ako na parang aso? Bigla na lamang nakaramdam ng galit si Mario at taga na kinuha ang cellphone upang tawagan si Kathy, subalit hindi ito sumasagot. Hindi naman malaman ni Kathy kung bakit nag-miss call si Mario. Maaga pa. Ano kaya kailangan niya sa akin? Magkikita rin naman kami sa trabaho. Doon ko na lang siya tatanungin. Inaantok pa ako. Dahil sa inis pa rin ni Mario sa pangiiwan ni Kathy, ay maaga siyang pumasok sa opisina, kaya naman laking gulat ng assistant niya na kababalik lamang galing sa leave. Sir Mario, good morning. May importante po ba kayo appointment ngayon? Nasa si Kathy? Kakatawag lang niya sa akin at sabi niya malilate daw siya. Bakit? Agad na sumabat si Mario, kaya lalong nagtaka si Warren. Nung sabi niya ay masama ang pakiramdam niya, kaya tinanghali siya ng gising. Pero papasok naman daw siya. Hindi na muling sumagot pa si Mario at pumasok na sa kanyang opisina. Masama ang pakiramdam niya. Pero hindi pa rin sapat yun para iwan niya ako ng ganun. Sa kabila ng pagkayamot ay hindi pa rin napigilan ni Mario na tawagan si Kathy. Nagmamadali namang sinagot ito ng dalaga. Sir Mario, papasok na po ako ng building. Pasensya na po kung nalito ko. Tumawag na po ako kanina kay Sir Warren. At bakit kay Warren ka tumawag? Napahinto si Kathy sa entrance nang marinigang tanong na iyon ni Mario. Posible bang nag-aalala talaga siya sa akin? Bigla na lamang napangiti ang dalaga na para bang tumatalo ng puso nito sa galak. Puntahan mo agad ako dito sa opisina ko. Saad pang muli ni Mario na ibinaba agad ang tawag. Kaya naman napabuntong hininga na lamang si Kathy. Sino bang niloko ko? Napaka-imposibleng mangyari ang gusto ko. Hindi kailanman. Tulad ng utos ni Mario ay agad na nagtungo si Kathy sa opisina ng binata, bit-bit ang iPad na naglalaman ng itinerary nito. Sir Mario, pasensya na po, late ako. Heto ang mga appointment niyo. Hindi nagawang matapos ni Kathy ang sasabihin dahil bigla na lamang siyang hinalikan ni Mario. Ang halik na madalas nitong gawin na para bang mauubosan na ng hiningang dalaga. Sir Mario. Muli na naman nahinto si Kathy nang hinila na naman siya ng binata matapos itong maupo sa swivel chair. Kaya ay napakandong na naman ang dalaga sa mga hita nito. Bakit umalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin? Seryosong mukha ni Mario habang hinahaplos pa ang pisngi at leeg ni Kathy. Muli na namang nakaramdam ang dalaga na pag-asag maaaring may gusto rin si Mario sa kanya. Walang ano-ano'y ipinilupot din ni Kathy ang braso sa leeg ng binata.
Ayoko lang masira ang araw mo, Sir Mario, katulad ng nakarang araw. Hindi ba't ayaw mo makita ko pagkatapos nating magtalik? Kaya umalis na ako habang tulog ka pa. At sino namang nagsabi sa'yo nun? Sabat muli ni Mario na mas nilapit ang katawan ni Cathy sa kanya. Ang sabi mo nung isang araw ay bakit nandun pa ako? Kaya naman naisip ko na ayaw mo kung muling hinalikan ni Mario si Cathy na para bang sabik na sabik ito na halos sabarin na naman ang blouse ng dalaga. Hanggang sa malayo na naman itong nahalikan ng dibdib ni Cathy, nasa mainit na naman silang tagpo. Nang bigla na lamang bahagyang bumukas ang pinto. Dali-daling umalis si Cathy sa pagkakandong kay Mario at nagtago sa ilalim ng lamesa ng binata. Napakuyom naman ang bibig ni Mario at isinandal ang ulo sa kanyang upuan. Baka sa mukha nito ang pagigigil dahil sa pagkakaabala sa kanilang ginagawa ni Cathy. May problema ba, Sir Mario? Nag-aalala namang tanong ni Warren nang makita ang ekspresyon ng mukha ng amo. Labis naman ang kaba ni Cathy na tahimik lamang na nakatago sa ilalim ng lamesa. Nakita ko mga gamit ni Cathy sa table. Nag-report na ba siya sa inyo? Dagdag pa ni Warren kaya naman sumagot na si Mario. Subalit, iniusog nito ang upuan sa lamesa dahilan upang mapahawak si Cathy sa tuhod ng binata. I-cancel mo lahat ng lakad natin. Gusto kong mag-practice ng golf. Sige sir, sasabihin ko na yung driver at bibili na rin si Cathy. Kasama si Cathy. Sabat muli ni Mario kaya napatingin ang dalaga habang nakahawak pa rin sa hita nito. Okay sir, sasabihan ko siya. Nagtataka man ay hindi na nagtanong pa si Warren. Inutusan ko siya. Ako na lang magsasabi sa kanya. Ipandaan mo na lang ang kotse. Sagot naman ni Mario na inabot pa ang kamay ni Cathy upang hawakan nito. Nagtatanong naman ang mga mata ng dalaga kaya pilit na nilalabanan ni Mario ang matawa. Okay sir. Lumabas na din agad si Warren kaya naman iniyuko ni Mario ang katawan upang maabot ang ulo ni Cathy. Alam mo bang nakakasabik ang posisyon na to? Biro pa nito sabay ng malakas na tawa kaya naman nabighani ng husto si Cathy. Ito ang kauna-una ang beses na narinig niyang tumawa ng ganoon si Mario kaya naman bigla na lamang niya itong hinalikan sa labi. Sir Mario, delikado po itong ginagawa niyo. Natitiyak kong mahuhuli kayo makikipagsiping sa isang ordinaryong sekretarya katulad ko. Ay tsak na masisira ang pangalan niyo. Pakiusap po, huwag na natin pong ulitin to. Maingat na tumayo si Cathy at inaayos ang sarili bago nagmamadaling lumabas na opisina. Ordinaryong sekretarya na may gayuma. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang importante sa akin ay nakakabaliw na halimuyak ni Cathy. Na hanggang ngayon ay naamoy ko pa rin. Madami na naman ang gumugulo sa isipan ni Mario. Subalit alam niyang mawawala ang lahat ng ito basta muli niyang makasama ang dalaga. Pagdating sa golf driving range kung saan nagpa-practice si Mario ay sinabihan niya sila Warren at Cathy na subukan din ito. Cathy, alika. Subukan mo, madali lang to. Yaya ni Warren at iniabot sa dalaga ang golf club. Hindi ako marunong nito, Sir Warren. Nakangiting tugon ni Cathy. Kaya naman, napukunod ang noo ni Mario at lumapit sa dalawa at nakitang nahawakan ni Warren si Cathy. Ganito lang gagawin mo, Cathy. Laking gulat ni Warren dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niyang humawak ang amo sa kapwa nito. Alam niya ang tungkol sa kondisyon ni Mario kaya hindi niya inakalang si Cathy ang makakapagpabago nito. Mula sa likuran ay halos yakapin na ni Mario si Cathy habang hawak nila parehas ang golf club. Ilalagay mo ang buong lakas mo sa balikat at paggampas mo ay dapat aalala itong bewang mo. Panay ang haplos ni Mario sa katawan ni Cathy kaya naman hindi maiwasan ni Warren na matuwa. Medyo nakukuha ko na rin po, Sir Mario. Nakangiting tugon ni Cathy kaya naman sinuklian din ito ni Mario ng matamis na ngiti. Maging sa kotse ay hindi pa rin huminto ang physical contact ni Mario kay Cathy. Habang binabasa nito ang iPad ay bigla na lamang niyang tinawag ang dalaga upang tumabi sa kanya. Halika Cathy, ano itong nandito? Dahil sa naiilang ay ulo lamang ang inilapit ni Cathy upang silipin ang itinuturo ni Mario. Kaya naman bigla nitong hinawakan ang baywang ng dalaga upang lumapit ito sa kanya. Ikalimang araw ng kasunduan nila Mario at Cathy, subalit bigla na lamang pumunta ang binata sa Cebu kasama ang pamilya nito. Sa cellphone lamang nagpaalam ang dalawa kaya labis na nalungkot si Cathy sapagkat hindi na niya ito makakasama sa mga natitirang gabi na nila o na sila ay magsisiping pa sana. Hanggang sa dumating ang huling araw at hindi pa rin bumabalik si Mario kaya naman halos maiyak na si Cathy. Sa loob ng dalawang araw ay wala siyang ibang inisip kundi ang binata.
Hindi niya alam kung magagawa niya ba talagang makamove on sa nararamdaman para dito. Magre-resign na ako. Hindi ko naman lang siya nakikita sa huling pagkakataon. Hindi na iwasang tumulo ang mga luha ni Kathy habang ito ay nakatayo sa harapan ng lamesa ni Mario. Inilapag niya ang resignation sa table nito bago tuluyan ang umalis. Excited na pumunta si Mario sa trabaho upang sorpresahin si Kathy kahit mag-aalas-5 na ay marahil at pauwi na ito. May dala pa siyang pasalubong kaya naman agad na dumiretso sa table ng dalaga subalit wala na si Kathy. Pagpasok ni Mario sa opisina niya ay nakita agad ang papel sa lamesa niya. Agad na napakunot ang ulo nito nang mabasa ang nilalaman ng liham. Anong magre-resign? Nasisiraan ka na ba, Kathy? Agad itong nagpahatid sa driver papunta sa dalaga. Magandang gabi po. Katrabaho ako ni Kathy. Maaari ko po ba siyang makausap? Magalang nabati ni Mario sa matandang nagbukas na gate na tsahe ni Kathy. Aba, nagkayon lang nagkaroon ng bisita ang pamangkin kong yun at isang gwapong binata pa talaga. Ganun po ba? May pag-uusapan lang po kami. Ah, sige iho. Halika, pasok ka. Nako, tsak na matutuwa ang ina ni Kathy pag naikwento ko sa kanya ang kasintahan na pala ng anak niya. Masayang wika pa ng ginang. Kasintahan? Ako? Ni Kathy? Lihim na napangiti si Mario habang iniisip ang mga salitang binitawa ng tsahe ng dalaga. O siya, ikandado niyo na lamang ang pintua at medyo hinaan niyo lang para hindi magising ang ibang boarders ko. Ano mo'y isang kinikilig na matanda ang tsahe ni Kathy sa birong iyon kay Mario bago ito umalis. Tahimik na natutulog lamang si Kathy sa kama at hindi ramdam ang pag-upo ng binata sa tabi niya. Pinagmasdan muna ni Mario ang babaeng labis niyang namimiss. Halos 3 araw din silang hindi nagkita at talaga namang sabik na sabik siyang makasama ulit ito. Hindi nagtagal ay marahan ang hinalikan ni Mario ang mga labi ni Kathy. Isang simpleng halik lamang sana ito subalit napaungol ang dalaga dahilan para bahagyang ibukan nito ang bibig niya. Kinuha ni Mario ang pagkakataon upang mapusok na halikan pa si Kathy kaya naman nagising na din ito. Mario! Laking gulat ng dalaga nang makita si Mario subalit maging siya ay nagulat dahil sa napakatamis ng pagtawag ni Kathy sa pangalan niya. Isang panaginip lang to, hindi ba? Imposible nandito ka. Bigla na lamang naiyak ang dalaga at muling inangkin ang mga labi ni Mario. Baka ba akong isang panaginip? Nakangiting wika ni Mario kaya mas lalong nagulat si Kathy. Gabi-gabi niyang napapanaginipan si Mario at kahit na minsan ay hindi niya narinig na sumagot ang binata kaya naman napanganga na lamang siya. Dahil sa reaksyon ni Kathy ay hindi napigilan ni Mario na pisilin ang mga pisngi ng dalaga. Ganun mo ba talaga ako kamahal? Kaya hanggang panaginip ay ako laman ng isipan mo. Mas lalo pang lumapad ang mga ngiti ni Mario kaya mabilis na yumakap si Kathy. Mario. Mario. Andito ka na talaga, Mario. Bigla na lamang napahagulgol ang dalaga sa dibdib ng lalaking pinakaasam-asam. Umiiyak ka na naman, Kathy. Pasensya ka na, Sir Mario. Mas gusto ko marinig na tinawag mo ako sa pangalan ko lang. Kathy, ang sarap pakinggan. Mahigpit din na niyakap ni Mario si Kathy habang inaamoy ang halimuyak nito na dalaga namang hinahanap-hanap niya. Mario, agad na hinalikan muli ni Mario ang mga labi ni Kathy. Namiss kita, Kathy. Subalit pagod ako dahil sa biyahe. Gusto ko na lang matulog sa tabi mo. Dahan-dahang inihiga ni Mario si Kathy sa kama nang hindi pa rin inaalis ang pagkakayakap sa dalaga. Gusto ko sana makasiping ka ngayong gabi, Kathy. Lalo na't binigyan naman tayo ng permiso ng tsahin mo. Ano? Bigla na lamang namula ang pisngi ni Kathy. Ang sabi niya ay kasintahan mo daw ako. At hinaan lang daw natin para hindi magising ang ibang nandito na sa bahay. Pilyong umiti si Mario kaya napatakip na lamang ng mukha si Kathy. Lalo namang natuwa si Mario na asa rin palalo ang dalaga kaya kinuha niya ang mga kamay nito at inilagay sa ulunan bago ito pumaibabaw kay Kathy. Pero kung gusto mo ay handa naman ako paligayahin ka. Sigurado ako na mismo ang lalaki pinakamamahal mo, hindi ba? Nakangiti pa rin si Mario kaya naman hindi na nagpigil si Kathy at inilapit pa ng husto ang katawan sa binata. Oo Mario, miss na miss kita. Akala ko hindi na kita muling makikita dahil tapos na ang pagkasunduan natin. Muling pumatak ang mga luha ni Kathy kaya naman hinalikan nito ni Mario. Sa tingin mo ba tatanggapin ko resignation mo, Kathy? Walang kahit na sinong babae ang hinayaan kong hawakan ako na ganito kundi ikaw. Kaya hindi ako papayag na basta ka na lang na mawala sa tabi ko.
Baka sa mata ni Mario ang sinseridad nito kaya lalo pang napaluha si Kathy. Ayokong isipin na posible bang mahalin mo din ako, Mario. Mainit na hinalikan ni Mario ang noo ni Kathy bago ito sumagot. Sa ngayon ay hindi ko pa magagawang sagutin ang tanong mo, Kathy. Oo, tatlong taon na kitang kilala at alam kong mabuti kang tao. Pero bago lang sa pakiramdam ko lahat ng to. Ayokong masaktan kita. Naiintindihan ko, Mario. Nakangiting sumabat si Kathy dahil baka sa mukha ni Mario na nahihirapan itong magsalita ng tunay niyang nararamdaman. Maghihintay ako sa desisyon mo. Hinaplos ni Kathy ang mukha ni Mario kaya naman hinawakan ng binata ang palad niya. Pakiusap, hintayin mo ako. Oo, Mario. Kahit matagal pa sa tatlong taon, mag-aantay ako. Mahal kita at handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Salamat, Kathy. At nang gabing iyon ay hindi na rin napigilan ng dalawa ang pananabik sa isa't isa at tuluyan ng pinagsaluhan ng sayang dulot ng pag-iisa ng kanilang mga katawan. Bagamat hindi man malino kay Mario ang nararamdaman nito para kay Kathy, ay wala pa rin pagsidla ng kagalakan sa puso ng dalaga sapagkat mananatili pa rin siya sa tabi ng lalaking labis na minamahal. Lumipas ang halos isang buwan ay patuloy pa rin ang naging kasunduan nila Mario at Kathy subalit hindi tulad ng una na takot ang dalaga. Ngayon ay may pag-asa na siyang isang araw ay magtapat din sa kanya si Mario ng pag-ibig nito. Nagkaroon ng team building ang kumpanya ni Mario sa isang beach resort. Masaya ang lahat ng empleyado maging si Kathy subalit sa huling gabi kung saan nagdaos ng engranding event ay isang announcement mula sa magulang ni Mario ang gigimbal sa dalaga. Ngayong gabi ay nais kong ipahayag sa lahat ang pagpapakasal ni Mario sa butihing anak ng ating bisita at shareholder ng kumpanya, Melanie. Isang masigabong palakpakan ng umugong sa buong event hall. Sa paglapit ni Mario sa ina ang naging hudyat kay Kathy upang umalis sa venue. Hindi kayang makita ang tagpong iyon. Imposible talagang mahalin mo ang isang tulad ko, Mario. Isa lang akong hamak na sekretarya. Wala akong kahit na anong maipagmamalaki sa'yo. Mario. Mario, mahal ko. Patuloy ang pighati ni Kathy habang ito ay naglalakad sa dalampasigan, hindi alintana ang mga alo na humahampas nasa kaniyang mga binti. Wala akong kwenta. Walang kwenta, Mario. Mario, mahal na mahal kita. Bakit? Bakit kailangan ng sakta na ganito? Dahil sa labis na kasawian ay hindi na namalaya ni Kathy na nasa malalim na bahagi na pala siya ng dagat at bigla na lamang nahirapan sa paglangoy. Mamamatay na ba ako sa ganito? Tulong! Tulong, Mario! Tulungan mo ako, mahal ko! Pilit na lumalangoy si Kathy, subalit napakalalim na at hirap na din siyang sa paghinga. May nalulunod! Sigaw ng isang nakakita at agad-agad na humingi ng tulong. Sir Mario! Sir Mario! Humahangos na tawag ni Warren sa amo. Bakit Warren? Nakita mo ba si Kathy? Sir, si Kathy nalunod. Wala siyang malay. Inaantay pang ambulansya. Hindi na natapos ni Warren ang sasabihin dahil dali-dali nang tumakbo palabas si Mario. Kathy! Kathy, ano bang ginagawa mo? Nakahiga si Kathy sa dalampasigan habang pinalilibutan ng mga rescuer. Agad na lumapit si Mario sa dalaga at pilit na ginising ito. Kathy! Kathy, nandito na ako. Gumising ka na! Gumising ka na! Nagimbal si Mario na makita kung paanong binibigyan ng dalaga ng CPR. Andito na ang ambulansya! Tabi, tabi! Sigaw muli ng rescuer. Nagpumilit na sumama si Mario sa sasakyan, hindi alintana ang kondisyon niya. Wala na siyang pakialam kung anong dumi o sakit ang makuha niya sa loob ng ambulansya. Walang ibang mahalaga sa kanya kundi ang manatili sa tabi ni Kathy hanggang sa magkamala ito. Mahal kita, Kathy. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako kung napakatagal bago ako nakapag-desisyon sa nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw lang kailangan ko, Kathy. Pakiusap, gumising ka na. Halos magtatatlong araw nang natutulog si Kathy. Buhat ng muntik na itong malunod. Hindi magawang umalis ni Mario sa tabi ng dalaga sa pag-asang gigising na din ito at masasabi na din niya ang tunay na nararamdaman. Natutulog si Mario habang ito ay nakaupo at nakaunan sa kama ni Kathy habang hawak-hawak ang kamay ng dalaga. Dahan-dahang nagdilat ng mata si Kathy at hinaplos ang buhok ni Mario kaya naman agad na nagising ito. Kathy! Kathy, gising ka na! Tatawagan ang doktor! Mario, ano ginagawa ko dito? Hindi ba dapat kasama mo ang mapapang asawa mo? Malungkot na pahayag ni Kathy. Kathy, ano bang sinasabi mo dyan? Hindi ba't inaantay mo ang desisyon ko? Pero hindi ba't nakapag-desisyon ka na?
Huwag ka mag-alala, naiintindihan kong hindi ako nararapat sa isang katulad mo. Isa lang akong sekretaryo mo. Pero mahal kita, Cathy. Nalaki ang mga mata ni Cathy sa narinig. Napakatagal na panahon na hinihintay niyang marinig mula kay Mario, subalit ikakasal na ang binata. Pero Mario, hindi magandang tingnan na may kabit ka. Lalo na akong sekretaryo mo. Masisira ang imahe mo bilang isang CEO. Ayoko maging abala sa'yo. Hindi ka kailanman naging abala sa akin, Cathy. Napakalaga mo sa buhay ko para maging isang abala. Pero Mario... Pakiusap, Cathy. Tanggapin mo ko. Mahal kita, Cathy. Kaya pakasalan mo ko. Pero ikakasal ka na. Hindi ba sa anak ng stockholder? Bigla na lamang natawa si Mario sa narinig sa dalaga. Kaya ka pala bigla na lang nawala. Hindi mo tinanggap yun at sinabi ko sa lahat na ikaw ang pakakasalan ko. Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan mo sa venue. Kaya pala walang lumalapit. Totoo bang sinasabi mo? Isang masuyo at matamis na halikang isinagot ni Mario habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Cathy. Plano ko na talagang alukin ka ng kasal dito sa resort, Cathy. Gusto ko ipagtapat na sa'yo na mahal kita. Mario, walang pigil ang pagpatak ng mga luha ni Cathy. Ngunit ito ay dahil sa labis na kaligayahan sapagkat sa wakas ay minahal din siya ng lalaking pinakamamahal niya. Tatlong araw nang hindi maayos ang tulog ko, Cathy. Matutulog muna ako. Tumabi si Mario sa higaan ng dalaga at mahigpit itong niyakap. Ilang saglit lang ay nakatulog na agad ito habang nakasiksik sa leeg ni Cathy ang mukha nito. Pumasok naman ang ina ni Mario sa kwarto kaya napayoko na lamang si Cathy sa hiya. Bakit yun naman na kayo ko, iha? Hindi mo ba ako gustong makilala? Nako, hindi po. Pasensya na po. Kung ganun, ikaw pa lang kinikwento sa akin ni Mario na pinagkamalan akong nobya niya. Tawang-tawa pa rin ang ina ni Mario kaya lalong namula ang pisngi ni Cathy. Pasensya na po ulit. Nahinto si Cathy nang hawakan ng ginang ang kamay niya at pinagmasdan ang anak habang ito ay nagsasalita. Salamat at dumating ka sa buhay ng anak ko. Buong akala ko ay hindi nagagaling ang kondisyon niya. Dinala ko na siya halos sa lahat ng ospital, counseling, para lang gumaling siya. Pero ikaw lang pala ang kailangan niya. Salamat sa iyo, Cathy. Salamat din po at tinanggap niyo ako. Pasensya na po kung isang sekretarya lang po ako. Pero mamahalin ko po si Mario habang buhay. Nung una ay ayaw talagang pumayag ng asawa ko pero ipinaglaban ka ni Mario kaya pilitin mo rin na iangat pa ang sarili mo. Alam kong hindi ka pababayaan ng anak ko. Lahat ng mga nagtatrabaho sa kumpanya ay bumisita din kay Cathy. Matapos malaman na nagkamalay na ito at maging sila ay labis na din kinilig habang pinagmamasdan ng CEO nilang si Mario habang ito ay natutulog pa rin sa tabi ng dalaga. Ikinuwento din nila kung paanong paulit-ulit ni Mario tinawag si Cathy matapos nitong tanggihan si Melanie. Ma, sinabi ko na sa'yo tungkol sa babaeng gusto kong pakasalan. Pasensya ka na, Melanie. Pero isa lang ang gusto ko. Si Cathy. Si Cathy ang pakakasalan ko. Cathy! Cathy! Cathy, halika dito. Asan ka? Tinawagan pa ni Mario si Cathy subalit hindi ito sumasagot. Naghiyawa naman ang lahat ng nasa venue at napuno ng masigabong palakpakan. Panay ang chant ng mga ito ng pangalan ni Cathy at Mario na muling naulit sa araw ng kasal ng dalawa. Walang pagsidlan ang sayang nararamdaman ng bagong mag-asawa habang sila ay naglalakad palabas ng simbahan. Salamat sa pagdating sa buhay ko, Cathy. Mahal kita habang buhay. Sad ni Mario na hindi inalis ang tingin sa asawa. Salamat at pinili mo ko, Mario. Salamat at tinubad mo ang pantasya ko, mahal ko. Tuluyan na ngang naging katotohanan ng lahat ng pantasya ni Cathy para kay Mario at sila ay nabuhay ng masaya kasama ang kanilang mga supling. Habang ang pagiging OC ni Mario ay unti-unti na rin niyang nalalabanan, lalo na't palaging nasa tabi lang nito si Cathy. Talagang ang pag-ibig kapag tunay ay hahamakin ng lahat. Kahit gaano pa ito kagulo at kasalimuot ay pilit na uunawain upang ipaglaban.